Hello mga kakirig, so welcome back to my channel. So ito na yung part 3 sa motor control tutorial ko, chapter 2. So ang magiging topic natin ngayon dito at instant start at saka delay off. So sa part 2 natin mga kakirig, kung naalala nyo pa, ang ginawa ko ay delay on at instant stop na operation ng magnetic contactor mga kakirig, no? So kung sino pa ang hindi nakakita sa part 2 ko, so search nyo lang delay on at saka instant stop using on delay timer. So sa mayroon po din po akong chapter 1 mga kakirig, no, yun yung motor control natin na tutorial. So may part 1 at saka hanggang part 8 na yun, no. So ito po yun mga kakirig. So kung gusto niyo matuto paunti-unti ng motor control, sana ay makatulong ako sa inyong pag-aaral nito mga kakirig, no. So balik na tayo dito sa part 3 ko mga kakirig, no, na instant start or direct start at saka yung delay naman ng pagka-off ni magnetic contactor ang ating gagawin. So dito pa rin mga kakirig, magbibigay ako ng example, demo at saka syempre ibibigay ko yung schematic diagram nito. Pero bago ko simulan nito mga kakirig, no, meron lang akong i-clarify. So dahil yung gagawin ko ngayon is delay off, so dapat sana gagamitin natin na timer is off delay na timer. Kasi marami kasing uri ng timer mga kakirig, no? Pero ang madalas na ginagamit na timer mga kakirig or common is itong dalawa, on delay timer at saka off delay timer. So ngayon wala akong off delay timer, so ang ginamit ko ngayon dito is ang on delay timer. So may mga technique tayo dito para makuha natin yung delay off ni magnetic contactor. So ito po ang ipapakita ko ngayon sa inyo. So ito na po yun, itong pansit malabon ko na wiring mga kakirig, no? So demo lang to, pag kayo na, kayo na po ang mag-arrange nyan, no? So ang ginamit ko dito mga kakirig is isang relay, syempre yung on delay timer natin na Hanley, magnetic contactor, thermal overload, so indicator light trip, indicator light run, indicator light red. So baliwalain nyo lang to kasi sa mga unang ano pa yan. So ito yung push button natin, green at red. So kung makita niyo talaga, on delay timer lang talaga to mga kakirig, no, only. Ito yung ginamit natin sa previous natin na ano. So out ko na yung breaker mga kakirig, iilaw na si stop indicator, standby, so ibig sabihin standby na si magnetic contactor. So pagka press ko kay push button switch, mag-run siya si magnetic contactor. So ayan, so walang delay mga kakirig, no, nakikita niyo. So nag-energize din si magnetic contactor, tapos si timer natin, set natin ng 10 seconds. So makikita nyo si timer natin, hindi pa yan nagbilang, no? I mean, hindi pa na-energize, hindi pa na-supply yan. So press natin si stop. So hindi agad yun, so mamatay yun si kon. At saka si timer, magka-count na yan ng 10 seconds. So kung nakikita nyo, nakarun pa rin si magnetic contactor. So ayun, so na-reach na yung time. So dyan pa lang nag-stop si magnetic contactor. So balik natin, on. So start agad si magnetic contactor, walang delay. So press natin yung off. So ayan, nag-count na si timer para i-off si magnetic contactor. I mean, ang magnetic contactor pala. I-off ang magnetic contactor. So, count siya ng 10 seconds para i-off na si magnetic contactor. Ayan, again, start. So, pagka-stop. So, ayan, magka-count na ang timer para i-off ang magnetic contactor natin. So, may delay siya ng 10 seconds kasi 10 seconds ang ating sinet siya. So, ayan, mga kakirig, no? So, kunwari kung mag-trip, ayan, ilaw yung trip indicator natin. So kahit anong pindot natin dyan sa push button, wala talaga yan. So reset natin para babalik sa operation. So instant start. Yes, instant start talaga. So pagka-press natin dito is delay off yan mga magnetic contactor. So nagka-count sya, nag-blink na yung timer natin mga kakirig, no? So ayan, okay. So papakita ko na po yung diagram nito mga kakirig, no? So mga kakirig, ito po yung pangalawang example natin sa instant start at delay off mga kakirig, no? So ito yung second example natin. So kung makikita nyo, kagaya pa rin ito sa unang setup na may relay, isang relay, unlay na timer, on delay timer po ito mga kakirig, no? On delay timer, magnetic contactor, thermal overload, trip indicator light, run indicator light, stop indicator light. So sa kanina, yung unang example ko mga kakirig is mga push button yung ginamit natin mga kakirig, no? Yung normally open na momentary push buttons. So yung green at so ngayon mga kakirig, sa pangalawang example ko is ang ginamit ko dito is
yung selector switch. Pero yung isang kontak lang yung ginamit nito natin mga kirig, no? I mean, two position, on at off, no? Yan ang po yung ginamit natin dyan. So, ito po yung setup niya. So, ngayon, so, again mga kirig, no? Ang operation nito is instant stop at delay off using on delay timer mga kirig, no? So, naset na natin yan ng 10 seconds. So, try natin. So, ayan. Umilaw na si stop indicator. So, ito is naka-off position itong mga kakirig, no? So, baliwalain nyo lang yung mga tagging yan because mga sa previous yan na video. So, try natin i-on mga kakirig, no? So, kailangan pagka-on ko nito sa selector switch is mag-start agad si ang magnetic contactor natin. So, ayan. So, nakita nyo, nag-start sa magnetic contactor. Umilaw si run na pilot light. Tapos yung timer natin dito mga kirig, hindi pa siya nag-count, no? Ibig sabihin, hindi pa siya nag-activate. Tapos yung relay natin dito, nag-energize siya. So, pagka-start natin, walang delay. So, ang delay dito mga kirig is ang pag-off. So, i-off position natin yung selector switch. So, ayan. So, namatay. So, si timer, si on-delay timer, nag-count ng 10 seconds kasi 10 seconds yan para ma-off. Oh, ayan. So, pag umabot sa time set, is ayan, nag-off si magnetic contactor mga kakirig, no? So, nakuha natin yung gusto natin na operation na instant start off delay or delay off ang magnetic contactor natin. Again, so instant start. So, ang start siya mga kakirig, no? So, walang delay. So, ang delay dito is ang pag-off ni magnetic contactor. So, pagka-off ko, so ayan, nag-count si timer ng 10 seconds para i-off si magnetic contactor. I-off ang magnetic contactor. So ayan, again, instant start. Start agad. Delay off. So again, start. So, walang delay sa start. So, off. Tinsikan. So, ayan po. So, ito na po yung diagram nito mga kakirig, no? So, mga kakirig, ito naman yung third example ko mga kakirig, no? Sa instant stop at delay off. So, pero ngayon mga kakirig, ang gagawin ko dito is ipapahula ko sa inyo yung diagram nito. So, ibig sabihin, puzzle po ito na example. So, try ko kung magagawan nyo to ng schematic diagram. So, ganun pa rin yung operation mga kakirig, no? So, instant stop, gaya ng example number 1 at number 2, at saka delay off. So, madi-delay yung pagka-off ni magnetic contactor. Pero dito mga kakirig, ang ginamit ko lang is one piece na momentary push button switch. No, normally open, isang contact lang na normally open. Pero nagdagdag ako ng isang relay. So, kanina, so mga, sa 1 at sa 2 na example is isang relay lang yun mga kakirig, no? So, ngayon, dalawang relay at saka isang push button switch na lang na normally open na momentary switch, no? Pero ang gamit natin din dito is on delay timer pa rin mga kakirig, no? On delay timer to. So ang operation is instant start at saka delay off si magnetic contactor. So ipapakita ko niyo sa inyo mga kakirig, no? So pagka so ganoon pa rin, mayroon din trip, run at saka stop na indicator. So yung timer natin dito is nakasit sa 10 seconds. So pagka-on ko, ayan, iilaw si red light. So ibig sabihin naka-standby or stop ang ating magnetic contactor. So one push button lang to mga kakirig, no? Dapat pagka first press ko rito mga kakirig, mag-energize agad si magnetic contactor, iilaw si run. So unang pindot. So ayan mga kakirig. So nag-energize ang magnetic contactor. So walang delay ang kanyang start, no? So pag i-off natin yung magnetic contactor mga kirig, so dito pa rin tayo sa normally open na push button
na magpipindot magkiri, no? Kasi ito lang meron dito. So pagkapindot ko nito, so ang off ni magnetic contactor is delay ng 10 seconds. So pagka-press ko, so magka-count si timer ng 10 seconds bago mag-de-energize si magnetic contactor. So first press ko mga kering, no? So ayan, kung nakikita nyo, nag-count na ang timer natin para i-off si magnetic contactor. I-off ang magnetic contactor natin. So ayan, pag-abot ng 10 seconds, namatay na si, kung na-energize na ang magnetic contactor. So again, direct start or instant start. So start agad. So walang delay. Off natin. So ayan, nag-count na siya ng 10 seconds para i-off si magnetic contactor. I-off ang magnetic contactor. So kahit ilong press mga kakirig, walang rattle yan, no? No? Ganun din sa pagka-off natin. So wala. No? Kahit. So nag-count na siya para i-off ang magnetic contactor. So kita, again, using one only push button switch momentary mga kakirig, no? Start. So kung saan nakikita nyo, hindi naman yung mandar yung yung timer natin. So walang daya yan. So dyan pa lang yan mag-account siya pagka press ko again ng push button natin. Di ba? Kita nyo? Nag-count na siya ng 10 para patayin ang magnetic conductor natin. So yan. So kahit set natin ng 5 seconds yung delay ng pagka-off niya. So set natin ng, so na-set na yan ng 5 seconds ang delay off niya. So count 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Kita? So walang delay yung start. Yung off ang may delay. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So show your schematic diagram mga kakirig. So ganoon pa rin mga kakirig kung mag-trip siya. So wala lahat yan kahit anong pindot mo. Hindi talaga yung gagana, no? So reset. So again, start. Okay? So pagka-stop, dyan pa lang mag-count si timer. So, on-delay timer po yung ginamit natin dito mga kakirig, no? Hindi off-delay. So, show your diagram mga kakirig.